nyo guys, yung alam ko po kasi ang pakiramdam ni Luis. Kasi po ako yung dati, sabi ko nga po dati sa mga ano ko, yung mga huling mga vlog ko, ako po ay isang pinakabobo sa school namin, o hindi na sa room namin, sa buong school na ako yung pinakabobo. Tapos meron kang bali na porpor. Opo. Ito nga pong anak ko, tignan niyo. No. Love ko. Si Dave po, pangarap ko dito maging halimbawa o maging modelo ng kabataan someday. At gusto ko matupad po yun at makapagbalik po ng pag-asa sa mga kabataan din po na mga kagaya po nila. May toothbrush pa. Ah, sige, naligo muna kayo. Bayad naman ni Kuya. Naiya ba? Naiya ka, Luis? Nandiyan yung pamilis mo? Nandiyan? Ano? Ibigay ni Kuya Ram yung 2,000 monthly, hindi ka napapasok doon, okay sa'yo? Okay sa'yo yun. At tapos, pagpapaalam kita doon, gusto mo? Pwede ba yun? Pare, pwede. Okay lang ba yun? Pagpapaalam natin, no? Pwede. Na ano? Para hindi ka na magtrabaho doon, no? Ako na rin magbibigay ng sahod mo monthly na. Tapos, kailan yung pasokan? Dapat makapag-aral ka, no? Dapat sa'yo kasi nasa school, nasa bahay. Pero kausapin ko pa rin yung mama mo, no? About dyan. Pinapanood niyo po yung anak ko. Salamat po. Ano pong pangalan niyo? Yanira Matis. Salamat po. Salamat. Salamat. Hello guys. Ito po yung aking kapatid, kaibigan, kumpare, buhat po nung kumbaga nalapit po yung loob ko dito. Kailan tayo nag-start? Magkano? Mga 2000. Na ano, 1995 siguro.
Saan tayo dito? Kali ko po doon sa mga ikan. Doon? Yan po yung pader po na yan. Ah, yung pader daw. Sa kabila po na yan. Sa kabila. Mm-hmm.
Dito daw, pare. Sa kanan. Kanan? Kanan. Ay, malapit na tayo. Doon pala sila. Tapos malayo pa niyan. Luis, may kapatid ka nag-aaral pala? Opo. Ilan taon? 13. Ilan yung mga kapatid mo nag-aaral? Dalawa. Yung isa 13, yung isa? 18. Na sila nag-aaral dito sa malapit sa inyo? Opo. Mm-hmm. Malayo pa niyan? Looban pala siya, no? Ito yung bahay niyo rito. Yan ang puno na puno yun. Ay, yan ang bahay niyo. Ito? Ang maliit ng puno yun. May papaya po nila. Papaya? May papaya. Alin ba dyan itong... Ito may papaya. Ah, ito? Oh. Paano tayo magpa-park dyan, pare? Namin yun, kapatid. Ay, mga kapatid mo yan. Oo. Oh. At dito tayo bababa. Ano? Para yung ito. Lakas yung dry lock. Dito ito. Bakit? Siyempre na. Ay, ako na dyan, ako na. Napahawak na. Eh, wala yung mama niya. Paupo ka muna dito. Hindi tayo nakaano, dapat pala kumain na tayo. Nagmamadali pa naman ako. As palengke? Ano po, binibiyay po ng truck. Ah, may truck po kayo? Hindi po, nagaan po. Ipo ka dito. Bumibiyahe ng finance, gano'n? Dok, ano mo, anong pangalan mo? Mary Joy po. Mary Joy, yung mama mo, nasan ba ngayon? Nasa quarry po, bumibiyahe po ng truck. May truck kayo? Wala po, sa amo niya po nila. Ah, bali yung binabiyahe niya, ano yung mga produkto? Nag-ano po ng buhangin. Ay, yung quarry, yung mga buhangin pala, no? So, ano kaya ang oras dating ng mama mo? Gusto ko sana siya makausap. Mamaya pa pong gabi yun, mga alas 7 po. 7. So, sabi kasi ni Luis, 9 kayong magkakapatid? Opo, namatay po yung isa. Ah, sorry. Bali, si Luis, pangilan si Luis? Pang-4 po. Tapos ikaw? Pang-3. Pangatlo sa panganay, no? Yung panganay nyo? Andun po sa bayan. Doon po nagtatrabaho. Mahirap nga yun. Ikaw, nag-aaral ka? Opo. Graduating po, grade 6. Grade 6? Saan ka mag high school? Diyan po sa Celedad. Kumusta yung pag-aaral mo? Okay naman po. So... Dito kayo natutulog. Tabi-tabi, no? Ay, saan? Doon, sa labas. Ah, ito, siyempre, sa mama mo, no? Tapos dito. Gusto kong makausap yung mama mo na hanggat maaari, eh, ako nalang magbibigay ng sinasahod niya doon at sana mapagpatuloy niya yung pag-aaral niya ni Luis. Kaya lang, sa ngayon, mga 7 pang balik niya, no? Siguro, babalik na lang kami. At para makausap ko yung mama mo, no? Sasabihin ko na lang po sa kanya. Apo. Si, salamat, no?
May dala kaming pasalubong. Gusto ko sana makita mo. Okay lang. Apa. Mm-mm. O, sige. May mga kasama si Nong, taga Candaba. Asan ba kayo? Bayaran na lang namin, President. Oh, pare, pwede yun. What's your name? Kamukha niya yung ano, no, bunso yan? Magkamukha yung bunso, no. Oh, ito din. Oh, wala. Kapitbahay. Bijuhin daw kita. Oh, niya pa eh, no. Oh. Ayun, oh. Ay, ito plastic mo. Bigay mo. Ano, uwi na daw? Uwi na daw? Ayun. Wow, ang bait naman ni Kuya Luis. Ang kalating oras po kaya. Pwede, pasyala po namin kayo dyan kung pwede. Nay! Lo, abangan na lang kayo sa memorial. So may memorial na lang. Mama yan? Ma? Ha? Lo. Ito maganda ba? So may memorial na lang daw, mas malapit. Baka kayo gano'n sana ito. Isa yun na anak ko. Tintin buwan. Oo, sabi lang daw kayo. Tintin buwan. Pwede na kayo na rin. Pwede mo sa memorial na lang. O hindi po kayo makakalit dyan. Hello po. Kumusta po kayo? May camera ha? Kumusta po ang buhay dito? Okay lang po. Medyo mahirap na masaya. Medyo mahirap na masaya. Si Luis, kilala niyo po si Luis? Si Bondok. Oh, nakita ko doon sa ano eh. Meron kasi doon kami sa likod naming taniman ng gulay. Napansin ni kuya ko, bata daw, ang liit, nagpapastol ng bibi. Itik po, itik. Ay, itik. Opo. So, nakuwento sa akin, kaya yun, nandito kami ngayon. Kukuhanin niyo po siya, pag-aaralin niyo. Gusto ko huminto po siya sa pagpapastol. Pagpapastol at opo, makapag-aaral po siya. Opo. Bata pa po siya, nataga na rin po namin to sa pag-aaral. Oo nga po. No, mabait ba si Luis na bata? Mabait po yan. Masipag pa yan. Tapos sabi niya, ayaw niya mag-aral para daw makatulong na sa mga magulang niya. Pinaginto nga po nung nanay niya, pinasok naman po sa ITEC. Ayun. Ano? Pinahinto? Hindi po. Nung ano po, naghinto po ala po kasi silang Kala ko kasi sabi ng kapatid, pinapag-aral, ayaw.
Wala po kasi silang ano, payara, gano'n. Kunti lang. Dahil po nila magkakapatid eh. Oo nga po eh. Misa po, yung kapatid niyang isang babae na yun, pahinto-hinto rin ang pag-aaral. Kaya, sir, salamat ha. Nga po, salamat. At pagpalain kayo ng ating Diyos na nasa langit. Nga po, salamat din po. Nga po. Ilang lalabas? Marami na lang po yung lalabas. Uy, siya po, nausok. Tara, magmatala. Ito, magaling siya po. Nausok. Diyos ko, may bata pa si ate. Pwede nga mo nun po, ako lang magsabi kung may ginagamitura. Hello po, kumusta po kayo? Ba't sama-sama niyo ba yung bata sa trabaho niyo? Kasama ko. Pwede ko tayo mag-usap sandali? Apo. Doon po tayo. Doon tayo. Louie, doon na lang. Dito tayo. Na-miss mo yung kapatid mo, ano? Hello po. So, ate. Kumusta po kayo? Ayos lang naman po. Mabuti naman. Eh, sa trabaho nyo, kasama nyo pa yung bata, hindi po ba siya nahihirapan? Hindi po, sanay na po yan. So, sa truck po ate, ilang beses po kayong nagpabalik-balik dyan? Mga apat o tatlo lang po sa maghapon, ganun. Minsan lima pagka hindi po nasisiraan. Ah, tapos uwi na po kayo. Ganito po, ay ano po pala pangalan nyo te? Angelita po. Ate, tanong ko po muna pala. Gusto niyo ho bang ganyan ang ginagawa niya ate? Hindi po, siya lang po may gustong, nag-aaral nga po siya, huminto po eh. Ganito po. Ganito po ate. Kanina po kasi kinausap ko si Luis. Kinausap ko si Luis ate. Na kung... Luis, dito ka. Dito ka kay kuya. Dito ka kay kuya. Nga po ka dito. Ayan. Kinausap ko nga si Luis na ate na sabi ko nga sa kanya huminto na sa pagpapastol. Ako na lang po ang magbibigay ng sinasahod niya ho doon. Okay po ba yun sa inyo? Okay lang naman po. Makapag-aral naman siya ng ano. Pinapapasok pa rin po ng teacher. Naano ko nga ayaw naman. Papastol daw siya. Hanggang napalayo na. Dati po, andito lang sa tabi namin eh. Pumunta na siya doon malayo. Tinatawagan ko nga isang araw yung anak ng amo niya. Tinatanong ko nga, sabi na sa Bulacan daw po siya. Tinanong ko po, sabi niya, gusto niya daw po kayong matulungan. Ayaw niyang mag-aral kasi gusto ko kayong matulungan agad. Ano pong masasabi niyo doon? Ayun nga rin ano niya. Nagbibigay din naman siya ng konti-konti pagka ano nanghihingi. Sabi po niya, diretso daw po sa inyo yung sahod niya. Hindi po, yung ano lang, pagka nanghihingi lang ako, 500, yan, binigyan ako. Pero Luis, hindi maganda yung cellphone kasi sa bata. Tignan mo si Kuya Dave mo. Ito, anak ko po ito eh. Narinig ni Kuya Dave mo na gusto mo yung cellphone, gusto niyang ibigay yung cellphone niya. Kaso parang ang hirap po kasi ngayon pagka na cellphone na yung bata. Sa akin nga madaming nagagalit nga sa akin. Na binigyan ko daw cellphone yung anak ko eh. Apo. Kanina ate, so kanina po binilan ho namin kayong grocery. Sabi niya daw po gusto ko kayong bilan ng grocery. So ayun po nandun tapos inayos nga po niya. O paano yan ano? Pati pala dito.
Ang mahirap kasi pag binigyan din kita ng cellphone, magagaya kay Kuya Dave mo. Eh ngayon hindi ko na nga utuan eh. Gusto ko nga bawiin kaso ayaw ko namang ganun. So ang sabi po ng teacher niya, pwede pa daw siya mag-aral. Ay pwede pa po niya ipagpatuloy yung pag-aaral po niya. Ano daw mag-exam lang, pinapapasok at mag-exam lang. Eka, basta Eka makapag-exam pwede. Pero ate, napakabuti ng anak niyo kasi sabi nga po niya kanina, wala yung tatay niya. Gusto niya magtrabaho para daw po mabawasan yung dalahin niyo na yung makabawas po sa panggastos po ng araw-araw po na panggastos po niyo. Eh ako, I'm very proud of Luis kasi sa murang edad po alam niya po yung ganun, no? At gusto niyo siya mag-aral pero ang nasa isip niya, matulungan po kayo. Ano pong masasabi niyo doon, nanay? Eh, mabait nga po yan. Sabi ko, mag-aral na lang siya. Eh, gusto naman niya, pastol na lang muna daw siya. Huwag ka nang umiyak. Huh? Oo, ang bahala. Ako po kasi gusto kong ipagpaalam po doon sa pinagtatrabahuan niya. At may bali po ba siya doon? Hindi ko po alam kung magkano na bali niya eh. Nung umalis siya dito, may sasahurin pa daw po siya eh. Sabi nga, yung panangangako nga nila, bibili nila ang cellphone kaya hindi pa umaalis doon. So pinangakuan pong bigyan ng cellphone, kaya iniintay po yung cellphone. Pinangakuan kang ano? Pinangakuan kang bigyan ng cellphone? Ha? Pinangakuan ka na ano? O ganito, bibigyan kitang cellphone pero mag-aaral ka? Opo. Sagutin mo, malakas. Opo. So, wala kang ano doon, wala kang bali doon. Magkano yung bali mo doon? Por lang po. Ilang buwan ka na nagtatrabaho doon? 3 po. So dapat ang kita mo doon, 6,000. Tama? Opo. Tapos meron kang bali na 4-4? Opo. So meron ka pa palang ano? Meron pa usang 1... Meron ka pang 1-6, no? Opo. So ganito, papaalam tayo doon sa pinapasukan mo. Tapos, papaalam muna tayo mamaya. Tapos ibabalik kita dito. Tapos yung cellphone mo, ibibigay ko na din. At, palit kayo. Tignan mo muna yung ano, no? iPhone. Gusto mo iPhone? Dito. Ito nga pong anak ko, tignan nyo. No. Love ko to eh, kahit pasaway minsan. Yakala niya eh, siguro mapapalitan. At walang matutumbas sa ano. Walang katumbas yung pagmamahal ko sa'yo. No. Kumbaga, iba-ibang ano yan. At saka, kaya ako to ginagawa... Luis, kasi balang araw, kasi gusto ko balang araw kayo ay maging modelo sa mga kabataan. Luis, gaya ni Kuya Dave mo, siya pangarap ko dyan eh, parang maging modelo ng karamihang kabataan. At balang araw eh, makapagbigay ka ng ano ha, makapagbigay ka ng pag-asa sa mga kabataan din, no? Kasi si Dave po eh, pangarap ko dito eh maging halimbawa o maging modelo ng kabataan someday. At gusto ko matupad po yun at makapagbalik po ng pag-asa sa mga kabataan din po na mga kagaya po nila. At message po sa anak nyo. Mag-aral lang po siyang mabuti.
para mas matulungan niya ako balang araw. Tama. Kasi pagka nag-aral ka, Luis, mas madali mong matutulungan ng mama mo, no? Oo, kasi alam mo, alam nyo guys, yung alam ko po kasi ang pakiramdam ni Luis. Kasi po ako yung dati, sabi ko nga po dati sa mga ano ko, yung mga huling mga vlog ko, ako po ay isang pinakabobo sa school namin, o hindi na sa room namin, sa buong school na ako yung pinakabobo. Pero kundi ho sa mga kapatid ko, magulang ko, na pinilit ako mag-aral kasi gusto ko noon talagang magtrabaho na lang at tulungan sila. Pero wala ho silang sawang nagpursige na mag-aral ka, ganyan. Binigyan ako ng, kumbaga, pinilit po talaga akong, thank you po ha, at pinilit po ako talaga mag-aral. At kung hindi ho sa kanila, siguro po eh, siguro wala po ako ngayon dito para po kahit papano eh, makapagbigay ho ng saya ho sa inyo, no? At yun, basta importante mag-aral ka, no? At ate, basta yung sahod niya ako yung magbibigay. At ganito po, hindi ko po hilig na manawagan sa mga subscribers ko. Ngayon lang, nagsimula po kay Dade, nagsimula po akong manawagan na kung kagaya din ni Luis, yan po, kung gusto niyo pong tulungan si, sama-sama po tayo. Kung gusto po, kung may gusto ko kayong maiparating na tulong kay Luis, ibibigay ko po yung number po ni Luis sa inyo, si number po ni nanay niya, para po yung mga gustong magpaabot ng tulong eh, mapadala niyo po kay Luis po. So mamaya po, papaalam po muna kami doon sa mga amo niya na pinasukan po niya, para po talagang makauwi na po siya dito. Sige po, salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, pagtulong niyo sa amin. Basta ako po kakayanin ko hanggat makakaya ko, ibibigay ko yung sinasahod po niya, no? Para mapangdagdag po pag-aaral po ni Luis, no? Maraming salamat po. Hindi po, salamat po ate. At gabayan niyo po yung anak niyo. Kasi malay niyo, yun ang magiging swerte po niyo sa buhay. Kasi alam ko lahat po ng mga ganyang batang may mga mabuting puso, kagaya nitong anak ko someday magiging successful po at magiging modelo po ng karamihan po at makapagbigay po ng pag-asa sa mga karamihan po, no? So tara na, paalam na tayo sa mga ano mo, no? Salamat po. Luis, okay ka lang? Hindi, meron. Luis? Smile ka muna.